Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nag-iinit at umaatig ang serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon baka tumulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kami, ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa, damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna. Isang mapagpala at magandang umaga po lahat sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-panood at sa lahat po ng ating mga kababayan. Ngayon pong umagang ito ay narito po muli tayo sa ating episode ng Kapihan sa Laguna. Ito po ay isang programa ng Pamahalaang Panlalawigan kung saan tinatalakay po namin lahat po ng mga gawain, lahat po ng mga plano, gayon din kung paano po makatutulong ang Pamahalaang Panlalawigan sa ating mga mamamayan. Ngayong umagang ito ay mapalad po tayo dahil meron po tayong panauhin na isa po sa pinagkakatiwalaan ng Pamahalaang Panlalawigan ang namamahala po ng Provincial Employment and Services Office. Magpakilala po muna ating guest at bumati po sa ating mga panauhin, Miss Jane Corcuera. Hi ma'am, good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay dito sa Kapihan ng Laguna. Ang inyo pong lingkod, Mary Jane Banasihan Corcuera. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Yes. Salamat din po sa pagpapakunlap. Yes. Ngayon po. Yes. Ngayon po yung nagpapasalamat din kami sa inyo, ma'am, dahil binigyan po kami ng oras para po matalakay naman natin ng ilang bagay tungkol po sa peso. Yung pong ating Provincial Employment and Service Office. Okay. Kamusta po ang peso ngayong panahon ng pandemic? Ngayong panahon ng pandemic, sasabihin siguro ng iba, kakaunti trabaho, no? Pero hindi. Mas dumami. Diba? Mas madami yung trabaho namin ngayon. Mas humaba yung oras na kailangan. Kasi parang yung 8 to 5 namin ngayon, kulang na kulang po. Kailangan kasi mag-device tayo ng mga pamaraan. Hindi katulad noon, napaka-traditional eh. 8 to 5, nandiyan ka. Pero ngayon, kailangan gumawa ka ng paraan. Kailangan bang mag-online ka. Kailangan mag-program ka sa computer ng panibagong mga way para ma-reach mo yung constituents natin. We have to innovate ngayon. Yeah, yun. Okay. The word is innovation. Napaka-importante ng innovation. Mm-hmm. Ma'am, saan nakatutok ngayon ang peso? Ang peso kasi, we have 3 programs being implemented. Okay. Or we have... parang tatlong sangay eh. We have the employment, okay. We have the migration and development. Ito yung opisina o programa natin na nagki-cater sa lahat ng concerns ng OFW na ating mga migrants. And then we have the manpower. So, sa employment, lahat ito, tatlong to kailangan namin talagang gumawa ng paraan para maipatuloy. Ang pinaka matindi ngayon ng bagay, lahat siya eh. Yes. Kasi because of the restrictions, pero kailangan mong i-implement yung programa. Yes. So, kailangan talaga maging malikot ka ang utak mo kung paano mo patatakbo. Kailangan malawak ang kaisipan. Yeah, pwede ba natin talakayan in briefly ma'am kung ano yung kaibahan noong sangay ng employment, sa manpower, kahit kasi ako medyo nalilito rin ako dyan eh. Pag sinabi natin employment sa peso, ano po, saan po nakatuon ito ma'am? Anything and everything about employment, employability enhancement, referral and placement, the labor market information. So sa employability enhancement dito kami sa career and employment coaching. So we have sa employment we have 3 core functions ayon sa batas. Okay. Yes. Ayon sa batas yan kasi ang peso is mandated through Republic Act, diba? Yes, ma'am. So labor the first core function is the LMI. So, paano kami makakapag-secure ng labor market information o makakapag-provide ng labor market information with very limited
access to everything, di ba? Hindi ka tulad noon eh, pwede kami bumisita sa mga kumpanya, di ba? Ngayon hindi. Ay, hindi. Malaki restrictions. We interact talaga on a face-to-face basis with our company partners. Mm-hmm. So ngayon, we have to make do with what we have at mag-isip kung ano yung dapat namin gawin. So we came up with something. Yes, ma'am. Sige, mamaya yun. Yeah? Oh, yeah. And then we have the second core function, which is referral and placement, na napakahirap din. So yung sabi kong mamaya, kasama din to. Oh, referral and placement. And then the third core function, which is career and employment coaching, na di ba before school-to-school campaign kami. Yes, tapos during the face-to-face job fair, nagkoconduct muna kami ng orientation. And then, napakahirap gawin ngayon. Okay. So, yung mga challenges ngayon. You know? And then, for the migration and development, for OFWs. OFWs to. Okay. So, distressed OFWs, yeah. Investment opportunities for OFWs, teaching our OFWs how to save. Okay. Kasi most of our OFWs, Alis dito, daw yan no? Para lang makaipon. Yes. Pag-uwi dito, one day millionaire. Tapos wala rin. Out of 10 years, 20 years, yes, wala pa rin. So, ito yung So, ang migration, ma'am, ang second migration development, yan nakatutok sa mga OFWs ng Lagunenses. Skills enhancement training. So, papasok naman yung manpower. Kasi on both employment and sa migration, pumapasok yung ating manpower development, skills enhancement training, employability enhancement training, diyan naman papasok siya. And of course, Ratsada Hanap Buhay. Yan, yes. Napaka-active po ng peso sa Ratsada Hanap. Yes, ma'am, sa usapin ng OFW, ano na po ba yung mga naibigay natin na tulong, lalo-lalo na po ni Governor Ramil Hernandez? Of course, napaka-swell. Alam nyo ba na nagkaroon tayo ng award dyan? Mm, it's a national award, Balik Kabayanihan Award. Kasi yung immediate response natin with the OFs upon their return, forced return yun because of the pandemic. So, maliit na halaga, nakakapagbigay tayo ng maliit na halaga as financial assistance. Pero sabi nga, yung maliit na halaga na yon, pag dumating ka dito nang walang-wala ka, di ba? Kahit papaano. Magandang pagsimulan na nila. Yes po. Ano? Tapos, we provide them livelihood. So, kumbaga, lahat naman kasi yung migration at saka yung training and development natin is it complements with the peso kasi mandated din naman kasi talaga yung peso with those. Kaya nung na-create yung mga ordinance creating the Migration and Development Center, the Manpower and Development Center, naka-lodge lahat sa peso. Okay. Ma'am, base sa record niya, ilan na ang OFW na natulong sa mga distress? Ang distress, ang umuwi sa atin na OFW in the profit ng Tagalaguna is more than 9,000. Oh, na, pala, no? And during pandemic yan, ma'am? During the pandemic po, siyempre, nasa 9,000. Kasi tayo, kaya po tayo nagkaroon ng migration resource. Mm-hmm. One-stop migration resource center talaga yan na nakalatch sa peso is because of top sending tayo. Top sending province. Madami talaga. Actually, it's Calabarzon. Sa Calabarzon, tayo po ay pangalawa sa top sending. Ma'am, out of 9,000 distressed OFW, ilan na yung natin nabigyan ng ayuda natin? Sa ayuda natin, siguro nasa 1,000 pala. Okay. So, for different agencies, yung mga tutulungin ng dole. Actually, sa atin lang yun. Sa atin pala. Kasi ma'am, di ba meron tayo na parang hinihingi tayong tulong sa DOLE? Yes. Yung pangkabuhayan na award. Nahingi yan ni Gov kay Secretary Bello. And then ibinaba. From 30, naging 60 beneficiary siya. Okay. Paano natin siya na-validate? Ano po ba may ma-qualification ba, ma'am? Kasi ang ginawa natin yung talagang, ang pinili natin yung talagang distress. Yes. Yung napauwi na during the pandemic at at the same time, nagkaroon din ng problema doon. Yung talagang, kasama ba doon yung nag-positive sila sa COVID? Yes, meron doon tayo mga nag-positive na medyo nagkaroon ng din ng mga problema psychologically. Meron din tayo doon yung mga okay na rin sa kanila na napauwi sila kasi mga maltreated. Oh.
So yun yung mga pinagbasihan natin, talagang distress. So yun yung sila mga nag-lain na yung kailang mga pang-grocery, pang-kabuhayan, not just grocery, kung ano yung pinili nila na pang-kabuhayan. Pero halimbawa, ang naibigay natin, meron po ba tayong monitoring system? Kung yes paano nagiging yes successful? Yes po, minomonitor po natin yan. Buti naman po, ang ganda kasi yun. Kasi syempre, para naman hindi sayang. At at the same time, talagang kita natin na nakatulong talaga sa kanila. Pero ma'am, nagbibigay din po ba tayo ng training sa kanila kung paano nila ma-manage itong cash na ibinigay sa kanila? Ano bang hanap buhay? Nagkaroon tayo ng parang ano, how to be an entrepreneur. Ah, I see. Maganda po yan kasi gawa ng at least po, yes, nakatutulong po tayo sa ating mga OFWs. Sabi nga ni ma'am, yung mga namamaltreated, yun pong mga na-displaced during COVID-19 pandemic. Malaki po ang role po ng peso. Napakalaki po ng role ng peso upang muli makabangon po ang ating mga OFWs, ang ating mga bayan. Mula po dun sa pagkakadugmok, muli po sila unti-unti bumabangon. At kami po ay nagpapasalamat sa papel po na ginagampanan ng peso sa pamahalaang panlalawigan upang sa gayon makatulong po ito sa ating mga kabayan. At mamaya po hindi lang OFWs ang ating tatalakayan. Meron pa rin po sila mga tulong at programang na ibibigay doon po naman sa mga kabataan, doon po sa mga mamaya na wala pong hanap buhay, doon sa mga programang nililikha po nila na dito lang po sa pamahalaang panlalawigan. Tama. At malalaman din natin kung ilan na ba yung mga parang impromptu na natanggap sa trabaho, di ba ma'am? Yes, at kung ano na ba yung mga activities at programs nila ngayong year 2022, syempre naglalaan na po tayo ng budget para next year, ma'am. For next year. Special. Yan, yung SPES natin, yung Special Program for the Employment of Students. Ano na po bang status? Kasi syempre meron tayo sinusunod na age limit ngayon, ma'am. Ngayon, oo. In compliance to the IATF protocol talaga siya. So, yung sinasabi ko kanina na sinagot namin for the LMI, the labor market information, and for the referral and placement, very limited po kasi talaga. So, we came up with the Province of Laguna Employment and Information System. So yun, abangan natin sa pagbabalik po ng Kapihan sa Laguna. Nag-iinit at umaatigabong serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon mga tumutulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Dito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kami. Ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna. Ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay, dalawin po ninyo ang Pastor of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Kabuyao, Laguna, malapit sa munisipyo ng Kabuyao. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na paradahan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Ms. Cecil V. Yu.
nag-iinit at umaatikabong serye ng tsikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon mga tumutulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Tsikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kaming ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna. Okay, nagbabalik po ang Kapihan sa Laguna. Kasama pa rin po natin si Ma'am Jane Corcuera ng Peso, ang heavy po ng Peso. Kung kanina ay binanggit niya ang three functions ng kanilang opisina, ngayon ay hihimay-himay natin kung ano pa nga ba ang mga programa ang ilalahad nila ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Yeah. Diyan kanina kasi pinag-usapan natin tungkol na sa tulong na naibibigay ng Peso sa mga OFW, yung mga na-displace ng OFW, yung mga napauwi ng wala si schedule dahil sa COVID-19, sila pong umalalay doon in line lahat ng OFW natin. Ang sabi nga po ni Ma'am Jane, humigit kumulang 9,000 OFW yung napauwi dito sa ating probinsya. Ngayon naman, pag-uusapan natin ay isa pang programa na ito rin po ay sa ilalim po ng pamahalaang panlalawigan, yung tinatawag nating Ratsada Hanap Buhay. Kasi po, ito po isang malaking tulong din sa ating mga kabarangay sa iba't ibang munisipyo na nangangailangan din po ng kabuhayan yung po mga mamamayan natin. Ganun po kalawak yun po mga proyekto po ng Peso para makatulong po sa ating mamamayan. Ma'am, pwede pong talakayin natin, i-discuss natin in brief kung ano po ang ibig sabihin ng Ratsada Hanap Buhay natin. Paano po ito gumagalaw sa ating lalawigan? Yung Ratsada Hanap Buhay po is a flagship program of our governor. So lahat ng opisina na nagbibigay ng training o nagpo-provide ng training, kasama talaga dito sa Ratsada Hanap Buhay. And since kami po ay nagpo-provide ng training through our manpower development, ayan po, kaya po tayo ay kasama dito sa Ratsada Hanap Buhay program ng provincial government. Ngayon po kami po, skills po ang sa amin. Okay. Ano pa po yung ibang tanggapan na involved dito sa Ratsada? Kasama po dito ang Special Livelihood Office, ang Agriculture Office natin, VET, Sectoral. Of course, sectoral ang parang pinaka-prime mover namin dito. O, focusing tayo on our servisyon tama ang kababaihan. Okay. So, collaborated effort po ito. Yes, it's a collaborative effort of all the departments, the providing training services. Ayun, oo. So, paano po ito? Ano ang simula nito, ma'am? Paano ang barangay po ba ang nagre-request sa atin? Na doon tayo pupunta? Since ito po is, ang prime mover natin is ang sectoral. So, si sectoral, magbibigay siya sa amin ng mga trainees. Kung halimbawa may identified na silang barangay or may identified silang samahan, yun yung ipoprovide namin ng training. At the same time, meron din naman pong napunta sa amin na nagre-request. So, pagbibigyan din natin po ito. So, more na po ito yung isa ngayong samahan ng mga kababaihan. Yes, opo. Isa sa program na talagang... Kasi nitong pandemic, nakita natin yung importance na kahit papaano kumikita ka within the community na alam mo na safe naman, di ba? So, pwede yung naituro ninyo sa training, yung online business nila. Di ba? Yes, kasi po. naging sikat ang online business during the pandemic. Yan po ay sa Special Livelihood Office na Forte. Kasi yung sa livelihood, sila yung parang training for ano na talaga siya, business. Yes. Yeah. Ang sa amin naman po is skills training na pwede mong gawing negosyo o pwede mo siyang gamitin pang mamamasukan ka. Yung skills training nyo, may ka-partner pa rin kayo dito? For example, yung TESDA, nakikipag-coordinate? Lahat po ng training namin is coordinated with TESDA. Kasi kailangan so, din ng TESDA. So, kasama siya dun sa module kasi hindi naman tayo pwedeng magmahaba eh. So, sa NC2, there's a required period of time. So, length of time. Kung halimbawa, 150 hours, 120 hours. So, ang ginagawa lang natin ngayon is by module. Kumbaga, kasi community outreach siya. So, by module lang. Halimbawa, yung isang
isang part lang or isang module lang nung para magkaroon ka ng NC2. Tapos pwedeng isunod kung gusto pa nila o sige isunod natin yung second part for NC2. Marami talaga ng ano yung So yung sa atin lang ngayon is COC lang siya. COC. Parang road to NC2. Okay. Okay, pero ang NC2 ma'am, kayo din po nagpo-provide or TESDA na? TESDA po yun. Ah, TESDA. Yun po ay i-coordinate lang natin with TESDA. Kumbaga, after the full training, which is kung ano yung ginagawa natin before, nung wala pang pandemya. So, diretso yan. Dire-diretso yung training nila. And then we network them with TESDA para makapuha sila ng sila NC2. Sila na din po yung module. Ang mga trainers po natin are TESDA accredited. Ah, okay. So, TESDA accredited talaga sila. Na kung talagang idiretso natin with NC2, pwede po siya. Ay, okay. So, ma'am, ilan na nabigyan natin dyan ng mga trainers? Sa mga na NC2, marami tayong nabigyan na ng NC2 kasi massage. Ang dami nung wellness. Yes, kasi pagdating sa wellness, ang daming gusto niyan eh. Kasi nausi it's either ang home service, malaking kinikita niya mga yan. Yes, ma'am. Oh, diba? Sa 300, isang client, sa maghapon, makailang client ka. Yes, si Jaja lang, ipapamassage yan eh. Nag-average sila ng 10 clients yes. per day. So that is at 300, di ba? Kung kaya kumalakas-lakas talaga yung katawan mo, kikita yes, kung kakayanin talaga. Kaya ito po ba mga seminars o trainings natin, libre po? Yes po. Libre. And lahat ng gagamitin nila during the training, we provide. Ma'am, halimbawa ako, individual ako na person, pwede po ba ako lumapit sa inyo, sa peso, na gusto po magkaroon ng training sa ganito, ma'am? Opo, pero isasabay natin kayo sa karamihan. Okay. Pero kailangan siguro din ng certification din ng mga barangay. Yes po, of course. Mas maganda po talaga na coordinated tayo with the barangay para lahat po ng legalities, lahat yung commitment nila, makukuha natin. Kasi yung iba po talaga, attend lang for the sake na gusto ko lang makita. Experience. May ibibigay ba to? Pag may binigay to, sama ako, pero hindi naman nila gagamitin. So, yung purpose na dipit na ka. Pero ako naniniwala ako na marami na po tayong na-train galing sa peso at sa TESDA na kung saan nagamit nila ito sa pag-upload nila. Yes po. Meron na po tayong mga ilan na nag-abroad na. At the same time, may ilan na talagang kumikita na po. So, sana nyo sa mga gusto talagang pumasok, magseryoso. Yes, yun yung napaka-importante. Kasi yung oras din, syempre, nasasayang yung oras nyo, tapos hindi nyo mo pala gagamitin. Yeah. Sayang naman. Sir, ma'am, doon naman po tayo sa usapin ng SPES. Yes. Yan. Yearly kasi meron tayong program po talaga, special program. Ano yung special program? For the students. Yes, ma'am. Dati po kasi ito po talaga ay, ano nga po yung age? Ang age requirement natin, actually, based on the law, Republic Act 7323, 15 yes. years old. Pataas. Hanggang nag-aaral po ba yan? Hanggang nag-aaral. Hanggang 30 na nag-aaral. Okay. Hanggang 30 years old. Na-estudyante ka, no? Yes. 15 to 30. Pero sa ngayon po, na-estudyante ha? Ngayon nagkaroon, ma'am, ng pagbabago. Nagkaroon lang tayo ngayon. 2020, hindi ito natin na-implement. Oh, yes. Hindi natin na-implement eh. So, 2021, for us to be able to implement it, nagbaba na rin naman kasi ng order ang DOLE na we can implement the may provision. Tama. Oo. So sa atin naman, sa case natin, we hired students ngayon 21 hanggang 30 years old. Ah, 21. Wala yung 21. Oo. Kasi vulnerable. Ito yung mga bata. Diba? So para maging safe, 21 pwede talaga silang lumabas. Yeah, so... Actually, ako, may questions ang student mag-a-apply. Yes, mag 21 pa lang. No, 21. Dapat lagi dapat 21. Magto-21 siya, sakto, dun sa execute, dun sa implementation date. Halimbawa, implement natin ng, katulad dito, in-implement natin ng May or June. June.
So, June tayo nag-implement. Dapat 21 siya nung June. Tatanggap yun. Yes. So, dapat talaga 21 exams. So, kapusta na aking mga SS ngayon, paano sila gumagalaw? Ano yung ma'am, ano pati yung benefit na makukuha ng estudyante ng SS? Ah, SS po is talaga silang employee. Oh, salary grade 1 po. Ang salary nila for 20 days. Ayun, 60% of which ay sagot ng provincial government and 40% ay sa DOLE. DOLE, yes, okay. So for this year po, naka-work from home sila lahat. Puro encoders po sila lahat. At meron po silang quota to ensure. Kasi very strict tayo. Kasi special program for the employment of students, we see to it na natitrain talaga as future workers sa mga kasi, bata. Kasi yun ang hindi petics. Paano pag walang walang laptop or computer? Nagkagawa niyan. Nagkakaroon tayo ng iba-ibang diskarte when it comes to the implementation ng ng program. Basta we see to it that they are safe, that they are working from home, and that if they are being report allowed to report to the office, kailangan nandun pa rin sila dun sa safety side. Oo, yung minimum health standards. Nagla-log-in-log-out din po ba sila? Yes, nagla-log-in-log-out din sila. So, ma'am, ang ating SPSPS nabawasan ba? Sa ngayon? Dun sa mga work from home, hindi sila nagla-log-in, nagla-log-out, pero meron silang quota for the day. Okay, quota for the day. Para at least mo mag-log-in. Yes, oo. Para disiplina din sa kanila. Yun yung gusto nating ma-impact talaga sa mga bata, sa beneficiaries ng SPSS to discipline. Oh, yun yung kagandahan ng SPSS. And since na, isa sa idinagdag ko is for them to have a parang sort of mini garden sa bahay. Mag-establish kayo ng mini garden sa bahay dahil itong pandemya, di ba? Napaka-basic ng mga needs natin. Yes, so, hindi, food for the home talaga. Gulay yan sa bakulan. Maglagay kayo ng gulay dyan. Kahit sa mga bote-bote dyan, maglagay kayo. And kailangan meron kayong isasubmit sa akin na documentation. At isa sa requirement yan. Kasi yun yung nakita natin na kailangan. Yes, ma'am. Yung picture lang sila sa kapitbahay. Hindi, nasaan yun? Dapat kasi maging honest ka, since ikaw naman, ay nagkaroon ng biyaya na maging SPS ka. Nasa maging honest ka naman. Correct. Tama. Sa tayo mamelo. Yes. Pipirmahan po yun ng mga peso manager. Who will be the one na talaga. At least yung peso manager, pwede naman yata namang pumunta sa kanya. Yes po. Yes, oo. Sila talaga yung direct na nakamonitor. Tayo, kami, ay parang mga biglang bumubulaga lang na nagpo-monitor. Ang bilang ngayon ng SPS natin, nabibigyan ba? Kasi hindi kami ganun tayo ng wage unit. Oo. Medyo nahirapan tayo doon sa paghahanap ng mga SPS. So, medyo nabawasan tayo ngayon. Kasi 21 eh, no? At saka nabawasan tayo ngayon kasi we have to prioritize din, di ba, yung budgeting natin. Yes, kung saan natin ilalagay. At mas marami ang nangangailangan ngayon ng families. So, tapos na sila. Kasi may tapos na. The usual na ginagawa ng payment natin sa cultural. So, as a complex. So, ano kaya ang magiging? Depende yun dun sa quarantine na the quarantine qualification pagdating na nung ng salary. So we are now processing the payroll. Ma'am, di ba 21 to 30 years old tayo? Ma'am, ito po ba ay para lang sa single? Wala tayong sinabi, wala ang nakalagay sa batas na single or married. Basta kailangan, enrolled ka, estudyante ka. Okay, at least, di ba, alam na, kasi baka mga mayroong mga bata, mayroong talagang sabihin natin na gusto pa rin mag-aral, gusto mag-finance, kasi kaya lang, students naman po ang nakalagay doon. Wala namang nakalagay na single students. As long as students. Ma'am, ang sweldo nila isabay na? Makukuha nila yung 60 and 40? No. 60% muna. Kasi yung 40%, ang requirement sa processing ng 40% is the 60% payroll. Wow, SPES product yan. Provincial SPES ka ba? Opo. Okay. Ang maganda sa SPES, mga kababayan. Hindi pa yan time ko, I'm sure. Hindi pa, ma'am. Maganda ka pala yung example. Ang maganda sa SPES, mga kababayan, at least ang mga anak natin natuturuan ng disiplina, natututo siya ng gawain pang opisina para pag naka-graduate siya at gusto niya na maging government employee o maging empleyado po ng privado.
Ang experience po sa SPES ay tinatanggap na ating mga kapatid. Oh, yes, diba? Yeah. Malaking bagay po. Malaking bagay sa ating mga anak na sana ay maging SPES. Sana may anak ko maging SPES pala, ma'am. Ang age bracket po, may... Sorry, dumahan ang 18. That's just the age bracket, but meron po siyang income bracket. Because special program for the employment of students is for poor but deserving students. Sir, hindi po kayo. Kung kayo po ay kumikita ng mga 200,000 sa loob ng isang taon. Ma'am, 190 pa lang. Oy, gumawa po. Okay, okay. Household income yun, sir, meaning combined income ng mga parents. Ah, parents. Okay. So, yung ating mga kababayan, inaayahan po namin na kung magkaroon po muli tayo ng programa po ni SPES kasi ngayon po natapos na, no? Ikayati natin yung ating mga anak na sana po ay sila man ay makasali sa programang to para at least hindi lang po ito yung allowance, kundi yung disiplina at yung kanilang matutunan sa panahon po ng SPES. Pag-usapan naman po natin yung please. Yes. Kasi medyo limitado na yung oras natin. Oo, no? Kasi ito, please, dire-diretso yung programa talaga. Kumbaga parang 24 hours din. Kahit mag-retire na ako, nandiyan pa rin yan. Huwag naman una. May pandemic o wala, nandiyan pa rin ang place. Nandiyan po ang place. Ano po ba ang place? Province of Laguna Employment and Information System. Kasi it pronounce ma. Place. Place. It's my place, your place, our place. Yes. Oh, yeah. Place. Yun ang ginawa natin ganun noon eh. Thailand. Rise High, Laguna. Yes, oh, yeah. We launched this in February of this year. Pero we already have a soft opening ng 2020. Mm-hmm. Actually, ang tagal na namin pinagpaplanuhan to na gawin. Yeah, kasi sabi ko, we have to think of the future eh. Kasi everything, ang industry nga 4.0 na eh, di ba? Industry 4.0, robotics na, nasa artificial intelligence na. So, tayo din sa government, we have to find ways na talagang sumunod tayo sa development, di ba? So, ang tagal namin itong pinag-iisipan, pinagpaplanuhan on what to do, and then came the pandemic. Sayang. So, napuwersa talaga tayo na ilabas to kasi kailangan ng tao ng trabaho, pero hindi pwedeng lumabas. Napakadami diba? Ng trabaho. Kailangan ng mga companies, ng mga employees, pero hindi makalabas. Yes, ma'am. So, ang laking tulong sa kanila yung job fair, yung face-to-face job fair, ang laking tulong yung face-to-face na recruitment activities na amin. Pero hindi nga makalabas. So, eto si Place. Okay, ma'am. Sa unang pasada ng Place, anong mga na-encounter nating mga problema ba or naging successful ito sa unang pasada? Let's say, even lang. Kasi merong mga, parang nandun pa rin sa comfort zone nila. Hindi pa rin sila maka-move on. Nandun pa rin sila doon sa traditional way of recruitment sa company side. Sa side naman ng ating mga job seekers, ang dami tayong registered job seekers. But the thing is, parang hindi pa rin makapag-migrate. So since tayo ay we intend to migrate all our services online na. So yun yung parati namin sinasabi, you have to keep up with technology. Yun yung napaka-importante. Kasi ma'am, dito sa Place po, sorry. Dito sa Place, ilan na yung cooperating offices natin? Companies? Oh, companies. The last count ko, the last time na nag-inquire ako sa aking mga tech staff, that was 3 weeks ago yata, 78 companies. Okay. Marami na rin. So, and we have around 16,000 job seekers registered na doon. Ayun. Wow. Kasi actually, dito sa mga radio program namin po, lagi namin pinabanggit yung Place. At yung mga participating companies natin, talagang napakadami po. This is our version of Job Street sa Laguna. Yeah. But the thing is, mas maganda siya sa Job Street. Kasi sa Job Street, sabi ko nga sa inyo kanina, mag-send ka ng resume, mawala na, maghihintay ka na. Yeah. But dito, maghanap ka dito ng pwede mong applyan, i-click mo lang yung apply, maggawa ka ng profile mo, click mo yung apply, makikita mo yung process. Kung pinansin ka ba ng company, yung process ka, active. Yeah. Kung ikaw ay hindi qualified, malalaman ko agad. Not qualified.
Yes. At least makakapag-apply sila sa HR. At real time. Nakita nila kung ano yung progress ng application nila. Yes, oo. Pwede ka mag-browse. Ang mag-browse dyan, applyan mo lahat nung pwede mong applyan. So lahat naman po ng mga pwedeng applyan, naka-post naman po sa FB page niya, di ba ma'am? Yes. At saka pagpasok mo lang doon, type mo lang ano ba yung gusto mong trabaho. Gusto mo ba production operator? Type production operator. Lalabas lahat ng company dyan na nag-hire for production operator. May sariling portal ba yung place natin? Yes po. It's our own. Yes, ma'am. Sa video po yung portal. Oh, kung sila, kung paano sila makakapasok, paano access. The www.place.laguna.gov.ph. Login. Mag-login lang po kayo through Chrome o through Chrome. So sa ating ano yung ating binubuksan po yung ating pantay na kapagbukas ng mga website natin. Yung po, regular lang na pagbubukas. At pagkatapos, punta kayo sa www.place.laguna.gov.ph. Yes po. And okay. Bakit information, employment and information system? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, we really plan to migrate all the services of PESO online. Kaya sa place mo na makikita, if you want training na po provide ng coming soon na to, if you would like to attend the training to be provided by PESO, andun din, dadating na rin po siya. Napaka-futuristic so, naman natin, no? Sure, kailangan po eh. Ang galing, no? Preparing for the new normal. Futuristic po. So yung amin pong ibang services pa, the employment coaching, the career coaching, yan po ay pinag-aaralan, nagbe-brainstorming na kami on how we can provide it talaga online. Although online na yan, na talagang actual kaming nagsasabi, yes, but futuristic, medyo meron akong mga, may staff na malilikot din ng mga utak. Yes, kailangan natin ngayong magdito talaga ng utak. Eh. So, baka magawa na kami ng sarili naming channel. Wow! Yes! Okay. In the future, plano. Yung coaching nyo, mga panaking tulong yan. Kasi di ba yung iba natatakot sa pag nag-apply ng trabaho, yung interview. Yes. So, talaga na dito. Yes, naandun yan. How to face an interview, how to prepare your resume. Ano yung tamang attitude mo pag nag-ahanap ng trabaho. That is for the employment coaching. For the career coaching, sa high school to. Ano nga yung mga available na trabaho at ano yung mga kurso na courses na mag-shoot sa iyong personality. Ayun po. Medyo kapos na po tayo sa oras, ma'am. Baka may mga mensahe po kayong gustong sabihin sa ating mga kapatid. Kulang po talaga ang oras pag pinag-usapan natin lahat ng program. Kasi mag-jay ng guest namin, laging kulang pa sa oras. Kasi siyempre, sumasabay lang naman tayo sa atas ng ating governor. Talagang yes, all the services, provide all the services na kailangan ng ating mga palaliwigan. And since interested tayo to do that, hindi tayo pwedeng nakaupo lang. Yes, ma'am. Mensahe. May mensahe po kayo sa ating mga babayan, ma'am. Sa atin pong mga kalalawigan, asahan po ninyo na ang aming tanggapan po, siyempre sa pangunguna ng ating Governor, Ramil Hernandez, ay gagawin po yung lahat na pag-aaralan lahat para makapag-provide kami talaga ng tama at napapanahong serbisyo para sa inyo. Katatandaan nyo lang po, sa paghahanap po natin ng trabaho, hindi po kayo paniniwalaan kung kayo mismo ay hindi naniniwala sa sarili nyo. Confidence is number one. Believing in ourselves, kaya natin gawin is number one. Kami naman po, sa ngalan po ng Provincial Information Office at Pamahalaang Panlawig. Nagpapasalamat po kami kay Ms. Jane Percuera sa pagbigay niya ng oras para po talakay ng mga programa po ng PESO na malaking tulong po sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli po natin pakikita sa ating programang Kapihan sa Laguna. Nag-iinit at umaatigabong serye ng Chikahan. Makisali sa totoong balita at impormasyon. Mga impormasyon makatutulong sa mga mamamayan. Makialam sa usaping bayan. Chikahang puro at swabe sa maiinit na isyong panlipunan. Jenny Tobias ang inyong makakasama sa sarap ng kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Nelson Bautista na nag-aanyaya sa lahat. Risan niyo po, samahan niyo po kami. Ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita. Ako po si Jaja Napisa. Damhin natin ang init. Dito sa Kapihan sa Laguna.